Guys, welcome back sa aking YouTube channel. So, nandito na naman tayo ngayon sa Jacob Bike and Apparel Shop para sa ina naman, isa na namang bike check. So, napaka-special ng araw na to dahil first time nating magpa-bike check ng isang bike na carbon frame. So, ayan o. Naka-ready na sa ating ang ating master mechanic. So guys, ang i-unbox nga pala natin ngayon ay Mountain Peak Explore 27.5 carbon frame. Mainit-init pa. Ayan o. Silip muna tayo, silip. Ayan o. Ayan o. Papitik muna, papitik. Ayan o, mainit-init pa yan. Ang first carbon bike na iba-bike check natin. Yun. Ayan, silip tayo, silip. Wow. Yun o, carbon o. Uy. May matte, tapos may glossy na parang sticker. Ayan. Charap, charap o. At charap, charap, chap. Chacharap, chacharap. Yun. Naka 3x na Halotech. Yan. Pakawin muna natin para ano, suspense. Yan. Ang kauna-unahang bike na in-unbox na carbon frame dito sa Jacob. Tama ba? Yan. The first carbon bike. Oh, carbon yan. Mamaya-maya, iisa-isay natin yung mga parts. Yan, naka-quick release. So, suspense. Mamaya natin sasabihin yung ano, yung mga parts. Bike check tayo mamaya. Oh, pumuputok. Oh, gwapo ng stem oh. Parang nakayuko yung stem ah. Oh. Parang kamao ah. Ano? Yan ang sinasabi ko, designed and engineered by Mountain Peak. Ginawa at dinisenyo sa tuktok ng bundok. Mahaba ang handlebar. Nasa 720 siguro or 800. Mamaya guys, susukatin natin yan ng medida. Para tayo mananahi lang, ano? Medida. Shimano, group set! Mamaya, bibigyan natin yung buong detalye ng bike check. Excited lang talaga. Siyempre, first carbon, oh. Wala ka nang papalitan dito. May-ari na lang ang papalitan. Iniintay na lang yung may-ari. Wala ka nang papalitan dito. Pera na lang kung magkasakit ka ng upgraditis. Pero lahat naman ng nagbabike, nagkakasakit ng upgraditis, eh. Yan o. Yan. Ay hindi, baka 700 lang to, 720. Ay hindi, 800. Mamaya, lalaman natin yan, susukatin natin yan. Uy, airport. Manual lockout. Lalaman natin kung kulay gold or black ang kanyang stanchion. Kulay ng stanchion ay kulay
black. Ayan, kulay black. Siyempre, ang fork niya ay gawa ng Mountain Peak. Mountain Peak 32. Ano yung 32 niya? Ah, 32mm yung kanyang fork. Yung stanchion kaya, 28 palagay ko. Oh, 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 oh. Mataba. Ilang mm? Ilang mm? 350 na 31.6. Yan o, buo na ang ating Mountain Peak Explore 2020 27.5 carbon frame. Hindi pa natin alam kung ano size ng frame, guys. Mamaya, sisilipin natin yan. So, may mga kasamang tools. Siyempre, may Allen, may reflector, may pedal. May basa pa. Yan. Yung pedal, pwede na rin. Ball bearing. May shuriken pa dito. Ninja. Oh, may shuriken. Yan. Saan kaya to? Siguro sa crank yun. Mmm. Ang tulis, oh. Mukhang makakatusok, ah. Tulis, ah. Yung parang nilamig na ano. Ganda, oh. Guys, hindi na tayo gagamit ng magnet dito. Dahil palagay ko, wala naman tayong ba-magnetin dito, eh. Uy, may nakatago pa. Tapos, pagbukas, mayroon pa rin, ano. Yun. Bawal pitikin. Bawal pumitik. Kasi madalas na ano yun, eh. Pag sinabing carbon, pinipitik, eh. Yan, oh, medium. Medium. Hollow tech na 3x. Taba, oh. Yan, oh. Tapered. Oh, tapered nga. Tama. Tapered. Mountain Peak. Ang lapad ng chainstay. May naka ano rin ito. Hindi ang pagkain yan, di ko ano. Ibang klase. Ah. Abang yan, abang. Okay, okay. Bike check, bike check. So ayan guys, bike check tayo, bike check. So guys, ito yung ating Mountain Peak Explore 2000. So simulan natin ang bike check sa kanyang frame. So ang frame niya ay tapered. Ayan, makikita naman natin. Tapered yung kanyang head tube.
Tapos, meron tayong makikita ang logo ng Mountain Peak sa harap. Ayan. Tapos, syempre, internal cabling na yan. So, isa rito. At dalawa rito. So, yung isa, bali yung dalawa, nasa down tube. At yung isa, nasa top tube. So, ito yung FD. Tapos, preno. Tapos, sa kabila, RD. So, kung mapapansin nyo, guys, meron pa dito isang bakante. So, pwede nyo pa yan lagyan ng isa pang kable. Yan. Tapos, dito yan lumabas. Malapit sa seat post. Yan. Yan yung para sa FD. Yan. Pero meron dito isang butas. Lipat tayo sa kabila. Lipat tayo. Meron dito isang butas. Bakante. Siguro para kapag nagpalit ka ng FD na yung kable naka dito. Yan. May bakante. Tapos may bakante sa kabila. So dalawa yung butas. Tapos yung para sa RD, dito lumabas sa chainstay. Ayan. So, linis niyang tingnan. Diretso na dito. Tapos, dito dumaan sa likod ng chainstay. Yung kable. Ayan, nasa likod, oh. Ayan. So, wala kang makikitang kable na nakalabas. Nakatago na lahat talaga yan. Dito may makikita ka lang wire. Ayan. Papunta doon. Okay. So, tingin tayo. Dito sa top tube, may makikita tayong Explore 2000 at designed and engineered by Mountain Peak. So, ginawa at dinisenyo sa taas ng bundok. So, yung makikita nyo na glossy black, para siyang sticker pag kinapa. Pero palagay ko, pintura to. May makikita din kayong Mountain Peak. Tapos, kung mapapansin nyo, Ang lapad oh, nung top tube niya. Siguro mga 3 inch to. 3 to 4 inch. Pagdating dito, numipes. Siguro 2 and a half inch na to. Dito naman sa gilid, may makikita tayo dito, Mountain Peak. Ayan. Ganon din, glossy. Ayan. Etong makapal, guys. Halos hindi ko madakot. Ayan, o. Oh. Ang shape niya, parang six-sided shape. Hindi ko matanda kung ano yung six-sided shape. Ayan. Sa chainstay, may makikita tayong E700 Technology Carbon Nano. Ayun. So, ang gawa ito sa T700 na carbon. Ayan. Sa chainstay, may makikita tayong ayaw magpo-os. Ride without limitation. Yan, manifest. Ayan, ang nipis na siya, oh. Yan. So, sa kabila, ganun din yan. So, ayan yung frame ng ating Mountain Peak. Yan. So, punta tayo sa kanyang stem. Ang stem niya, ganun din, Mountain Peak. Nawawala talaga sa focus ang camera natin. Ayan. Kung daw ako nagkakamali, 90mm to siguro. Yung kanyang stem. Tapos, yung kanyang grip. Ayun, may lock. May lock yung rubber grip niya. Ayan. Tapos, ang kanyang hydraulic disc brake ay gawa ng Shimano na MT200. Ayan. Ang kabila, MT200 yan. Tapos, ang shifter ay gawa ng Altus. Pagkabila, Altus na yan, na 3x9. 9, tapos 3 speed. Yan. Ayan, guys. Sinukat ko ang kanyang handlebar. At ang haba nito ay 720mm. Mahaba na yan. At tinimbang ko tong bike na to. Isang kamay lang kasi, kaya tinimbang ko to out of the
camera or behind the scene. Ito ay tumitimbang ng 12.5 kilo. 12.5 kilo ang ating mountain peak. So, punta ngayon tayo sa fork. Ang fork niya may manual lockout. Yan. Tapos, meron tayo ditong air kung saan natin lalagyan ng or hahanginan yung air fork natin. So, gawa ito sa alloy and magnesium. Yan ay gawa ng Mountain Peak Air Shock na X 5 ba ito? XS. Ayan. X5 or XS. Nakalagay. Tapos, naka-quick release na siya. Quick release na 120 or 160 mm na rotor. Ang kanyang brake caliper ay Shimano. Yan. So guys, ito yung kanyang preno sa likod. Ayan, nasa loob na siya ng frame. Tapos dito dumaan sa likod ng chainstay yung kable. Ayan, nasa likod oh. Ayan. So ang linis niyan tingnan. Ayan, naka-quick release na yun yung likod at 160mm na rotor. So punta tayo sa gulong. Ang gulong niya, kitang-kita naman guys, CST All Terrain. Na ang sukat ay, asan ang sukat niya? Hanapin natin. Ayun. Ang sukat niya ay 27.5 by 1.95. Tapos, naka-double wall. Yung kanyang rim. Ito, interesting guys. Yung rim niya may tatak na aerowick. Ayan o. May tatak siya na aerowick. Na double wall. Naiintriga ako dun ha. Mountain Peak tapos may aerowick. Yan. Punta tayo sa upuan. 350mm yung haba. Tapos 31.6 yung taba. Mataba na to. Yung kanyang seat clamp, aluminum na threaded. Hindi to quick release guys. Nakikita naman natin. So, mahirap mag-adjust na upuan. Pero palagay ko mas okay to. Hindi mananakaw kasi mataas yung upuan mo eh. Yung upuan, manifest. At mukhang agresibo na siyang tingnan. Yan o. Palagay ko aero saddle to. Ang lambot ng foam. Walang nakalagay pero palagay ko gawa to ng Mountain Peak. Yung pedal niya, gawa sa alloy na malapad. Lapad yan. Yan. So, ganun din sa likod. CST All Terrain. May tatak din na aerowick yung wall, ay yung rim niya, na double wall. Alloy yung hubs. Yan. Yung hubs natin, alloy. So, sa kabila, alloy din yung hubs. Na sealed bearing. Tapos, naka-quick release tayo. Yung sa kag, guys, kags. Na cassette type, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. Na 11, 32 teeth. Ayan, nakita ko, nabasa ko. 11 teeth. Ayan, kung nakikita nyo. 11 teeth to 32 teeth. At gawa na sugek. Ayun, no, sugek. Sugek yung ano natin. Sugek yung cogs natin. Yan, sugek. So guys, ang crank natin ay gawa ng Pro Wheel na Halotech na 22, 30, 40 teeth. Yan. May nakasulat ditong Suolo. Yan. So yan yung ating crank. Yung kanyang FD ay Altos. Shimano Altos ang ating FD. Ang RD natin, Altos din. Ayan. Altos na long cage, kung hindi ako nagkakamali. Tapos, ang chain natin ay gawa ng super narrow. Yan, nakasulat eh. KMC ba to? Yan, KMC nga. Gawa ng KMC ang ating
kadena. Siyempre, hindi mawawala ang lalagyanan ng mahiwagang inumin. Yan. So, meron pa rin pala ditong isang lalagyanan ng bottle cage. Lalagyanan ng inumin na natin. So, bali dalawa. Isa and dalawa. Yan. So, sa ilalim, wala tayong makikita sa ilalim. Napakalinis. Yan. Tapos, may makikita tayo ditong mountain peak. Ayan. Mountain peak na decals. Yan yung sa ilalim ng bottom tube. Or down tube. Yan. So, yan ang ating Mountain Peak Explore 27.5 carbon frame. So guys, ayan ang bike check natin ng Mountain Peak Explore 2000 na carbon frame na 27.5. So wala pa siyang price ngayon. Hintayin na lang natin na magkano ng price. Lalagay ko na lang sa description sa baba yung price nito. Yan. So, pag nagustuhan nyo yung video, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para ma-notify kayo sa mga bagong video natin na bike check. Siyempre, dito lang yan sa Jayco Bike and Apparel Shop. So, marami pa tayong iba bike check. Ayan pa sa likod, oh. Marami-rami pa yan, guys. Yan. Iba bike check natin lahat yan. So, hanggang dyan na lang ang ating video. Maraming salamat. Kita kayo sa susunod. Bye-bye.